So, kompleto na po natin lahat ng materials tulad ng Mystic Droplet, Fishtail, kailangan natin ng Dragon Scale at syempre yung Magma Ore. Oh, sobra pa ng isa para sure. So, kakausapin na natin yung Ancient Mock at feeling ko tayo ay pwede na magkaroon ng God-Human Fighting Style. Kamusta ka, barkada? Tayo'y nagbabalik sa Black Supruto dito sa Roblox, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, tayo pa rin po ay nakachita outfit. Oh. Outfit na ngayon yan, mga kabarkada. Kasi kung nakikita nyo naman po, meron tayong sombrero. Hindi talaga siya natatanggal, natutuwa ako. Pero syempre, kung nakikita nyo naman po, tayo pa rin po si Rob Luce, mga kabarkada. Kaso meron talagang kulang sa ating outfit for today. Kasi kung nakikita nyo, naka-superhuman po ako, mga kabarkada. Kung hindi nyo po alam niya, ito po yung fighting style ng mga CP9. Pero balita ko kasi, meron na daw panibagong version ngayon yung superhuman at mas malakas na raw at tinatawag itong human god or god human. Hindi ko alam. Pero syempre, hahanapin natin siya ngayon, mga kabarkada, para naman po makumpleto na yung ating outfit. Kasi kung nakikita nyo naman, kumpletong-kumpleto na meron ng leopard fruit. Ito, napakatagal kong inintay ito. Akala ko hindi mangyayari to sa Black Fruit, yung pala mangyayari na malapit na. Sobrang dami kong gustong i-cosplay na Zoan, mga kabarkada, na sa King Legacy ko lang sila nagawa. Tulad ni Elephant, gusto kong magkaroon talaga ng mammoth dito. Oh my goodness. At feeling ko yun na yung balak ni Black Fruit. Marami na siyang ilalagay ng mga Zoan type na fruit. Oh my goodness. Pero syempre, kausapin po muna natin si Black Fruit Dealer Cousin kasi alam ko na miss talaga tayo nito. Bigyan mo ko ng fruit. Bigyan mo ko ng maganda. Light fruit? Ooh, pwede na rin. Hindi na masama. At ang ganda na itsuro. Shining, shimmering, splendid. Pero syempre, itatago natin yan dito sa ating treasury. So, ang bala ko, makumpleto ko lahat ng mga fruit dito para masubukan natin sila lahat at makita ko yung mga itsura at yung mga pagbabago nila. Oh my goodness! Kailangan natin kumpletuin lahat yan at si Black Fruit Dealer kasi nang magpapakumpleto sa atin nun. At ayon sa balibalita, mga kabarkada, sa puno daw natin iyon makikita. Saan puno yun? Anong puno yun? Tsaka bakit sa puno ilalagay? Medyo nag-e-enjoy sila ngayon sa paglalagay ng mga NPC sa puno, ha? Katulad nung sa may Race Awakening, nasa puno din, ha? Masyado naman atang obvious kung dito nila ilalagay sa gitna yung NPC na yun. Oh my goodness, anong puno yun? Kasi hindi naman ito yung hinahanap natin. Wala lang kwenta to, pampa-XP lang ata ito. Mababa pa bigay na XP nito, kaya ayoko kunin yung quest nito. Tsaka saan parte ng puno? Sa loob ng puno? Pagka sa loob ng puno, ang hirap hanapin nun. Oh my goodness. Kadalasan yung mga hidden entrances, di ba parang kitang-kita mo yung pintuan nila? Yung parang iba yung kulay nung pagka-brown. Feeling ko yun yung kailangan natin hanapin sa mga puno, eh. Ayun. Sabi ni, ayun oh, may butas oh. Oh my goodness, I'm so good. Sabi na kailangan mo lang maghanap ng parang weird na kulay. Hindi ko naman alam na butas na pala yun. Oh my goodness, sabi niya, Ancient Mock. Hey, come back when you're prepared enough. Ha? Paano prepared enough? Kailangan ko ba ipa 400 yung superhuman ko katulad nung sa may death step? Di ba sa death step parang kailangan 400 ba? Ay hindi, sa talon ata yun. Saan ba yun? Alam ko mayroong fighting style na kailangan magpamastery ka ng 400 bago mo makuha yung kasunod. Hindi ko lang alam kung ano yun. Nakalimutan ko na. Feeling ko kailangan natin ipamastery yung superhuman natin ng 400 katulad nung sa may Wando tsaka sa mga Shisui. Di ba kailangan natin ipa 300 yung last time? So feeling ko kailangan natin ipa 400 to. Oh my goodness. So 400 na yung mastery ng superhuman natin at feeling ko naman pwede na natin kausapin to. Hindi ako sure pero malalaman natin kaya pupuntahan natin siya ngayon. Sige na, 400 na yung mastery ko sa superhuman. Payagan mo na ako mag-human god. Ah, camp. Hindi pa din. 400 na yung superhuman ko, hindi pa rin sapat. O baka naman kailangan ko rin gawing 400 mastery itong mga to. Huwag naman sana, no? Baka naman. Huwag naman sana. Feeling ko kailangan ko gawing 400 mastery lato. Yung electric ba? Alam ko yung electric ko mababa. Ay, hindi, 400 din to eh. Water Kung Fu, alam ko mababa ata to. Hindi, 400 din. Yung Sharkman, 400 din to sa pagkakaalam ko. Halos lahat ata, 400. Ah, 355. Tapos alam ko itong Dragon Claw, tama ba? Claw ba to? Dragon ta? Oh, Dragon Breath ay 400. So feeling ko, kailangan ipa 400 lahat. So yung Sharkman Karate, yung hindi ko pa 400. Sige, try natin ipa 400 to, tapos balik tayo doon. Feeling ko kailangan natin ipa 400 lahat tulad nung sa may triple katana. Di ba yung triple katana, pina 300 natin lahat ng spada dun sa ano? Yung Wando, Shisui, tsaka yung ano yung isa? Hindi ko alam, basta yun. Okay na yun. Tara dito, Big Mom! Tara dito! Ang sarap, lalo na kapag naka-goal mask ka pa. Nakakapag lifesteal ko. Tingnan mo, lifesteal. Oh my goodness, ang sarap! Bugbog na bugbog si Big Mom. Paano pa pag nag-last resort ako? Ako po, napatalsik ko na naman si Big Mom. Kaya ayaw kong ginagamit yung spiral kick. Tumatalsik yung kalaban.
mastery. Sarap. Oh my goodness. Kailangan pa natin maghanap ng mga boss. Kailangan ko magpa-mastery 400. So napa-400 mastery ko na yung Sharkman Karate mga kabarkada at magpapalit na po ulit tayo ng Superhuman at pupunta na po ulit tayo sa may Turtle Mansion para kausapin yung Ancient Kineme ko anuman pangalan niya. Basta Ancient yung pangalan niya, nakalimutan ko na. Ngayon ko lang napansin, yung karakter natin na Cheetah, kamukha niya yung Chichirya na Cheetos, no? Kamukha-kamukha niya yun, no? Pero mas ano, macho lang siya ng bagya. O baka naman, Mastery 400 na lahat. Ooh, ito na nga! Si Ancient Monk pala ang pangalan niya. Bring me 20 fish tails, 20 magma ore, 10 dragon scales, and 10 mystic droplets. Ha? Ito ba yung mga materials na nalalaglag ng mga mobs? So, hahanapin pa natin to. So, teka, screenshot ko para hindi ako maligaw. So, mas gumanda talaga yung blocks. Pruta, no, meron na mga quests ngayon na pwede mong gawin. Oh my goodness, hindi na lang siya basta nung buksan mo to, buksan mo yan. Hindi, papatay ka ng mga mobs. Kailangan mo mag-loot, kailangan mo mag-gather ng mga materials para ako naglalaro ng kabal. Oh my goodness, na-miss ko yung kabal. Okay, so feeling ko dito nakukuha yung fish tails kasi mga fishman to, 'di ba? Meron bang ano, times 2 drop? 'Di ba meron na ako noon, alam ko. Asan yung ayun, times 2 drop chance? Meron na ako nito, 'di ba? Oh, meron na ako niyan, so dapat mas marami na tayong chance sa makakuha ng drops. At feeling ko talaga itong mga fishman na to ang makakapagbigay sa atin ng buntot. At dito, bigyan mo tail. Ba't hindi niya ako binibigyan? Hindi kaya dito nakukuha 'yon? Hindi ata dito nakukuha yung fish tail. Eh. So kailangan pa natin pumunta ng first sea. Feeling ko sa may fishman island natin makukuha 'yon. 'Yon, dito lang pala makakakuha ng fish tail eh. Tingnan mo naman, nakadalawa na kaagad tayo. At madali lang pala makakakuha ng fish tail kasi ang lalambot ng kalaban eh. Yung mga kalaban dito, 2 hits lang natin eh. Oh my goodness. At bigyan nyo ako fish tail, dali. Bigyan nyo ako fish tail. Give me fish tail. Bigyan nyo yung fish tail sa akin, dali. Kailangan ko ng madaming fish tail. Kailangan ko ng 20. Sige na, bigyan nyo na ako. Ito yung maganda. Mas nakaka-enjoy yung black sprout ngayon na pwede kang mag-grind ng mga materials para talaga ako naglalaro ng kabal. Oh my goodness, na-miss ko yung mga MMORPG na nilalaro ko. Ba, nag-upgrade pa yung halosite ko. Aba, ayos yun. Kasi sobrang rare ng fishtail, no? Dalawa pa lang ata nakukuha ko. Ayun, nakakuha na ako na 3. Oh my goodness, napaka-rare naman itong fishtail na to. Buti na lang, dito tayo nag-grind. Medyo mabilis kalabanin yung kalaban. Tapos makakapag-travel pa tayo na mas mabilis kasi nakador tayo. So pwede tayo mag-tipi-tipi papunta dito sa kabila, o, diba? Mas masaya yung update ngayon kasi pwede kami bumalik sa first sea para lang dito mag-grind, diba? Mas nakakatuwa siya. Nagagamit na namin yung first and second sea. Yung second sea, ginagamit lang namin pang PvP. Ngayon, nakakapunta na kami first sea para mag-grind ng mga items, o, diba? Big brain. Kumaga hindi lang basta third sea yung nakikita namin sa araw-araw. Pati first sea, nakakapag-travel na rin kami. Nakakapag-explore na rin kami. Nakakapag-grind kami sa first sea kahit max level na kami. So nakaka-20 na ako na fish tails mga kabarkada. At nandito ako ngayon sa may volcano para kumuha ng magma ore. Kung nakikita nyo naman, dito natin siya makukuha. At ang kailangan ko ata nito ay 15 sa pagkakaalam. So kailangan ko mag-ikot-ikot dito para magka-15. Oh my goodness, ang dami natin bubugbugin. Ano ba naman yan? Dapat mag-update si Black Sprout na kapag boss yung kalaban, automatic bibigyan ka agad na isang piraso. Halimbawa, ito si Akainu. Kapag binugbog mo si Akainu, dapat bibigyan ka niya ng 1 magma ore na rekta para pwede ka mag-server hop. I mean, siguro baka mas madadalian yung mga players, pero maganda sana kung may ganun, ano? Or kumbaga mas mataas yung chance ha, na makakuha ka ng material kapag boss yung kalaban mo. Pero syempre, maganda naman na yung update 17. Wala na ako hihingin pa. Okay na ako. Okay, so chinek ko ulit yung listahan. Mali pala ako. 20 pala ang kailangan natin. Oh my goodness, ang dami pala nun. Tatagal pa ako. Ano ba naman yan? Kailangan ko mag-grind na mag-grind dito. Pero nakaka-enjoy. Bagaman medyo nakakatamad yung proseso, nakaka-enjoy naman siya kasi parang hindi mo to gagawin malagi eh. Parang ngayon mo lang siya gagawin kapag may kailangan ka lang talaga ng materials. Kumbaga, parang pinaghihirapan mo talaga kung ano yung gusto mo makuha. Grinding. So ayon kay Google mga kabarkada, dito daw po nalalaglag yung mystic drops at kailangan natin ng 10 sa pagkakaalam ko. So mag-grind tayo dito at medyo makunat na yung kalaban. Ang kukunat nyo na, nanggigigil ako sa inyo. Yung observation na ako, sinisira nyo. Lumayo kayo, sabi. Lumayo kayo. Asa na nalaglag. Bigyan mo ko mystic drop. Bigyan ako ng isa. Okay, droplet pala. Drop tuloy. So kailangan natin ng 10 ganyan at medyo mahirap-hirap nga kasi makunat yung kalaban. Oh my goodness. Isang dragon scale na lang, oh. Baka naman isa na lang bigay niyo na sa akin. Sige na, ibigay niyo na yung isang hinahanap ko. Ibigay niyo na. Isang piraso na lang hindi niyo pa mabigay. Ano ba naman 'yan eh? Ibibigay na 'yung isang dragon scale na lang, oh. Baka naman, oh. 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 Oh.
Oh, wala pa din. Na-realize ko lang na mas maganda talagang mag-grind ng materials kapag naka-Buddha ka kasi mabilis yung attack speed mo at the same time. Kahit hindi mo na problema yung kung mamamatay ko o hindi, napakakunat mo na nito eh. Buddha ka na nga, alam ka na mamatay ka pa dito. Tsaka pwede mo na lang silang ratratin na umikot-ikot ka na lang ng ganyan basta naka-Buddha ka at naka-melee ka or sword. Marami ka na makukuha materials na hindi na mahirap. Ayun na, okay, nakakasampu na tayo. Alright. So kompleto na po natin lahat ng materials tulad ng Mystic Droplet, Fishtail, kailangan natin ng Dragon Scale at syempre yung Magma Ore. Oh, sobra pa ng isa para sure. Grabe yung simpleng pagbabago lang sa pagdash, nakaka-enjoy na siya. Hindi ko alam kung ako lang nakakaramdam ng ganito. Basta yung sobrang pagkabago lang ng mga pagtakbo, yung pagtalon, medyo nag-e-enjoy na kaagad ako sa laro eh. Okay, so nandito na tayo. So kakausapin na natin yung Ancient Mock at feeling ko tayo ay pwede na magkaroon ng God-Human Fighting Style. Andali lang pala nito. Akala kong nilalabanan pa tayo mga boss. Akala kong meron pa tayong ia-unlock. Hindi, ganito lang siya kadali. Oh my goodness, would you like to learn the God-Human Fighting Style for 5 billion berries and 5,000 fragments? Ilang fragments ko? 12k. This style allows you to annihilate your opponents with godlike attacks and has 4 special skills. Learn! Oh my goodness, let's go! Akala ko ba 4 special skills, bakit tatlo lang yun nandito? So kapag sumuntok tayo, kaparehas lang siya nung superhuman, pero parang merong rainbow. Nakikita nyo yung parang may rainbow? Para tayong sumusuntok na All Might ah. Naging ano, My Hero Academia bigla. So kapag pumunta tayo sa may chocolate land, tapos ginamit natin to, gaano kaya kalakas to? Ayun o, meron talagang rainbow effect ko. Ayun o, nakikita nyo ba? At feeling ko, mas malakas to kumpara sa super yung, ang sarap ng damage. Tingnan mo, wala pang mastery yan, pero ang sarap na ng damage. Oh my goodness! Yan ang maganda. God-human pala. Akala ko human god. So mula super-human, naging god-human. Oh my goodness! Ang lupit nito. Ang sarap ng damage niya. 2-4, oh. Tingnan mo. Wala pa tayong mga skill niyan. Papamastery pa natin to. Oh, ang sarap! Ang basic lang magpamastery eh. Susuntok-suntok ka lang ng mga kalaban. Goods na eh. Ano, tara dito. Ano, suntukan tayo. Oh, haki sa haki. Ano, makulit ka. Konti na lang, konting mastery na lang, dali, ma-unlock na natin yung first skill, dali. Kailangan ko ata magano, logia, ay hindi, nakahaki itong mga to, wala rin kwenta yung logia dito, ano, tara, last resort, tingnan mo yung bawas, sarap ng bawas, tumi 3k kapag naka-last resort, ito, meron na tayong skill, ang Soaring Beast, oh my goodness, mapapasori ka na ito, letter Z, oh my goodness, meron, ang ganda ng charging effect niya, so kapag binitawan natin to, oh my goodness, kamukha lang siya ng first skill ng superhuman, pero mas maangas yung effect at mas mataas yung damage for 1. Tingnan mo, bug, binubugbog. Isang sapak, 3k, makulit ka, ang sarap, naka last resort tapos nanununtok ka lang. Aray ko, ano ba naman yan? So may blacksmith pala dito sa may third C. So lahat ata ng C mayroong blacksmith. Kailangan mo lang talagang hanapin. So pwede natin i-upgrade yung hollow site ko gamit yung scraps. Tapos ito hindi ko alam kung saan nakukuha to. Feeling ko sa nakukuha yan kay Big Mom. So halimbawa gusto ko i-upgrade yung dark blade ko. Anong kailangan natin para ma-upgrade yung dark blade? Dragon scale, ang mahal. Tapos ito ano to, hindi ko alam yan. Mythical item pa, kulay pulaw eh. Tapos ito, magma ore. So madali lang yung dalawa kasi alam na natin. Ito yung mahirap, hindi ko alam kung saan nakukuha yan. So hahanapin pa natin. Na-realize ko, sobrang dali lang pala talaga mag grind kapag naka-Buddha ka, ano, ang bilis magpa-level eh. Tingnan mo, lalapitan mo lang itong mga to, tapos pagka God-human yung gamit mo, lumalayo yung kalaban, no? Ang ganda naman ng combo ng ano, God-human tsaka ng Buddha, hindi makalapit yung kalaban eh. Tingnan mo, tumatalsik sila. Napapaisip tuloy ako kung magpapa-level ako o magpapa-mastery ako. Kasi mas madaling magpa-mastery kapag boss yung kalaban mo. At kapag nagpa-level kasi tayo, mamamax ko agad to. Tingnan mo, ang bilis lang magpa-level, oh. 2-3-20 na kaagad ako. Kung ano-ano lang ginagawa ako, nagle-level up agad ako. At kung tutusin, medyo matagal magpa-mastery dito. Kaya siguro, sa boss na lang siguro tayo, kay Big Mom na lang siguro, para hindi tayo nagle-level, pero tumataas yung mastery natin. Kasi yun lang naman yung goal natin, magpa-mastery, hindi magpa-level. Ayoko muna magpa-level. Mabilis lang yung gawin eh. Magpa-mastery muna tayo. So, mastery 352 na po ang ating God-human mga kabarkada. At hindi ko pa po nakikita yung mga skill nito bukod dito sa may Soaring Beast. Kasi ang ginagawa ko po mga kabarkada, nagli-leopard po ako, binabawasan ko lahat ng mga kalaban, tapos nilalasit ko na lang po sila gamit yung God-human para mas mabilis tayong makapagpa-mastery. Kaya hindi ko nagagamit yung mga skill niya at ngayon ko pa lang siya gagamitin. So pwede natin gamitin yung Heaven and Earth kapag diniinan. Ano nang, ooh, ang ganda! Ay, hindi siya yung nire-release. Gusto ko makita yung effect niya katulad nung sa Soaring Beast. Ayun, tingnan mo yung Soaring Beast. Tingnan mo. Tapos bibitawan mo siya at syempre, bugbog yung kalaban. Tapos yung Heaven and Earth, pwede mo rin siyang bitawan pero parang ang baba ng damage kapag binitawan, ano? Tapos yung
yung sixth realm, di ko pa alam kung ano to. Wait lang. Tingnan natin. Okay, pwede siyang diinan. Okay, parang nag-power up pag binitawan. Punch! Ooh, pang-lock din siya ng kalaban. Wait lang. What if pagka first skill mo, di ba total 6 siya? Pwede mo siyang i-third skill, tapos pwede kang mag-second skill. Puro luck yung ano niya, no? Sige, wait lang. Okay, tapos tumama. Ay, may humarang. Ano ba naman yan? Ang ganda na nung ginawa ko eh. Parang magandang combination yung God-Human tsaka yung Leopard. Sige nga. Okay. Ay, hindi. Tatalsik sa tubig to. Ay, pampataas yung heaven and earth? What? Tama ba ako na nakita? Isa pa nga. Wait lang. So, halimbawa, tinamaan siya ng Soaring Beast. Tapos, ganun. Tapos, pampatalsik. Pero hindi naman ata tatalsik yung player kapag player yung tinamaan nun, di ba? Kasi kaya lang naman sila tumatalsik kasi NPC sila eh. Pero kung tumalsik man sila, technically pwede mong habulin eh gamit yung ano ng... Ayun oh, di ba? Pwede mong habulin tapos... Oh my goodness, I can see a combo. I can see an amazing combo. Napapa-English ako. Oh my goodness, wait lang. May nakikita akong combo, kailangan mo lang siyang practicein. Oh my goodness, sabay, wait lang. Okay, halimbawa, tinamaan ng first skill. Okay, pinaangat, tinamaan ng... Hindi, tinamaan ng third skill. Okay, isa pa. Sinapak, okay. Ni letter C, nag-flash. Oh my goodness, nakita niyo yun? Oh my goodness, ang sarap. Ang ganda ng God-Human ha. Mukhang maganda pang combo to ha. Oh my goodness, pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Black Soap Fruto episode. Next episode mga kabarkada, titignan pa po natin yung iba pang update sa 1.17. Ano to, Minecraft? Sa update 17 part 3 mga kabarkada ng Black Fruit na kung saan, balita ako meron daw pong awaken yung Dove Fruit. Oh my goodness, mag-a-awaken tayo ng Dove Fruit. At syempre, gagamitin din po natin yung mga bagong update pang PVP. At yung bounty ko hindi na gumalaw. Dapat man lang makapa 5 million natin yun. Kaya kailangan na natin magsipag